Alam mo ba, pangarap ko anak, Wena's Grocery. Sari-sari store ngayon. Grocery bukas! Wala mo! Dami na yun. Ganda na ang dami. Ay, napakasit naman ng dalawang nito. Oh, halika nga dito, Mahal! Masali naman dyan. Para sa atin to! Para sa ating pamilya to! Daming tuhunan na! Ay, may... May tao po. Saan? Doon. Rowena? Ikaw doon eh. Melanie? Bes. Melanie? Ano nangyari sa'yo? Asa balutan ka? Bueno, kasi pinalayas ako sa boarding house namin eh. Yung mga kasamahan ko doon, pinagkakaisahan nila ako. Kasi ako yung hindi nila kabarkada. So, kinagawa nila, sinisiraan nila ako sa lahat, pati sa landlady namin. Grabe naman sila! Bes, kailangan ko tulong mo. Ano ka ba naman, Bes? High school pa lang, tayo na yung magkaramay eh. Ikaw pa ba? Bes, kailangan ko lang ng may pansamantalang matutuluyan. Ha? Tamang-tama! Dito ka na lang sa amin. Kasi yung isang umuupa sa amin, wala na. Kaya lang, maliit lang yung kwarto. Okay lang ba yun sa'yo? Laga, Bes? Oo. Bes, thank you. Thank you. Bes, ano ka ba? Hindi naman kita hayaan. Sabi kung mapano ka pa. Pero 2,000 a month lang yun. 1 month advance, 1 month deposit. Kaya mo naman yun, di ba? Bes, walang wala akong pera, Bes. As in, walang wala ako kahit yung pan-deposit. Magkano yung 2,000, wala ako nun, Bes. Sige, hayaan mo na. Di ba may trabaho ka naman? So mababayaran mo naman ako eh. Di ba? So okay na yun. Okay na yun. Dito ka na muna para lang may matuluyan ka, ha? Thank you, thank you. Diyos ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Bes. Eto ma, okay naman po ako. Dito kay Rowena muna ngayon nakatira. Ayaan mo. Gagalingan ko dun sa work ko para naman makabili ako ng mga bago kong gamit. Tsaka syempre, para mas malaki yung maipadala ko dun sa'yo. Nako anak, kaya naman ako proud na proud sa'yo dahil ganyan ka talaga. Very hardworking. Alam mo ba, yung mga kapitbahay natin, ingit na ingit sa akin kasi meron akong anak na gaya mo. Ma, huwag mo munang sabihin sa mga kapitbahay natin yung totoong nangyari sa akin, ha? Hay naku, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin. O sige na ma, babay na muna. Kakain ako. O sige anak, pagbutihin mo yung trabaho mo dyan, ha? Oo, mapapromote? Oh. Sige anak. Bye! Bes! Bes! Mm. Baka meron kang toyo, suka, tsaka patis. Ay, meron ako. Toyo, suka, patis. Isang 7, isang 14, at saka isang 17 pesos. Bale, 38 pesos lahat. Bes, pahingi, hindi naman pabili. Bes, hindi ka naman pwedeng pumunta dito nung basta-basta ka nalang kukuha. Ano ba kasi gagawin mo dyan? Magluluto sana ako sa kwarto eh. Para makatipid na rin ako. Ibabalik ko din naman. Alam mo, dalawang buwan ka na nandito. Ni kutsara, tinidor, wala ka. Yan mo, pag nakuha ko yung mid-year bonus ko, bibilang kita ng kutsara, tinidor, frying pan. Ilang set bang gusto mo?
Tsaka, sige, papalitan ko to. Tag-iisang litro ng suka, toyo, patis. Alam mo, hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Ang sa akin lang, pag meron kang gustong kunin ditong gamit o ano man, magpaalam ka naman sa akin. Oh, ano yun? Diyos ko! Ano yung nangyari? Sumabog ah. Nay, may nakakamoy. Parang nanggagaling doon sa kwarto ni Melanie ah. Ba't sa kwarto ko? Oh, yung plancha! Ano? Ano yan? Teka! Ma, may apoy! May apoy! May apoy! Ako! Pumutok yung plancha! Hoy, ikaw! Meron ko ba balak sunugin yung bahay namin? Eh kung di namin nakita to, baka naging abo na yung bahay! Pati kami! Eh, yung plancha ho, luma na yung plancha niyo eh. Tsaka... Makakapal na mukha mo, hindi, no? Hindi. Nangiinsulto ka pa! Ha? Eh, kung umalis na kaya dito! Juan! Tama na! Masalamat na babae ka eh! Ba't niyo ho ba ako sinisisi? Hindi ko naman kasalanan yun eh. Thank you.